Ayan, sa video na to, I'll be discussing chi-square test na ginagamit natin when we are dealing with categorical data or yung mga data na nagfo-fall under the nominal or ordinal level of measurement. Sa chi-square, meron tayong tatlo. Meron tayong chi-square goodness of fit, chi-square test for homogeneity, and then chi-square test for independence. Do note na concept lang yung babanggitin ko dito kasi ang aim ko dito, like after you watch this, it will help you determine what specific chi-square test to use. Not really much with computation. Actually, walang computation na akong gagawin dito. So, yung first distinguishing feature para mahiwalay agad itong goodness of fit dito sa dalawang to is that under the goodness of fit, gumagamit lang tayo ng isang one categorical variable. Kasi dito sa other two, ang ginagamit natin dyan, so copy-paste ko na lang, dalawang categorical variables. So with this, nahiwalay agad, no? Yung goodness of fit dun sa dalawa. So dito, yung categorical variable lang yung isa. Pero yung groups or yung levels na nasa categorical variable na to, pwedeng kahit gaano karami. For example, eye color, di ba? May maraming color, red, yellow, green. So, isang category lang yon, color siya, pero yung laman niya, marami. And, malalaman mo na ang problem ay chi-square goodness of fit. If you are given an expectation, so parang minigyan ka ng expectation dun, about a population. For example, sinasabi dun sa problem na yung tao daw, 50% dun, lalaki, tapos 50% dun, babae. So parang yun yung understanding ng karamihan na given lahat ng tao sa mundo, 50% dun, lalaki, 50% dun, babae. Now, ang gagawin mo dyan, so given that expectation, ano kang sarili mong observation. Pero sample lang, syempre, hindi mo naman pwedeng tignan lahat, no? So, let's say, kukuha ka lang ng 200. And then, nahanap mo na merong 120 na lalaki, tapos 80 na babae, dun sa 200 na kinuha mo as sample. We want to translate this 200 into our proportions here para makita natin yung difference. So, napakadali lang, no? Kung kalahati lalaki, kalahati babae, and you have 200 sample, so dito, meron kang 100 na male, tapos meron kang 100 na female, yan. So, ganyan yung mangyayari. Meron kang observation mo, tapos merong expectation. Yan yung usually mangyayari sa chi-square goodness of fit. Kasi, gusto mo malaman, ang question na tinatanong mo dito is, meron bang difference? Like, is there a difference? Kasi, kung tinanong mo yung mga tao, medyo subjective, no? So, with the chi-square goodness of fit, you will be able to statistically claim na meron or walang difference yung observation mo dun sa expectation. And going back to letter A, we are only dealing with one categorical variable, which in this case is gender. Now, proceed tayo dito sa dalawang to. As I said earlier, merong dalawang categorical variable under these two. And unlike the first one dito, sa dalawang din to, wala tayong expectation whatsoever. Hindi ka bibigyan ng expectation. So, lagay ko lang dito, no expectation. Pupunta na tayo sa difference. Kasi you will be using test for homogeneity if in the problem,
bibigyan ka ng two or more population, or sometimes bibigyan ka ng two or more subgroups of a population. So depende. At ang mangyayari, kukuha ka ng sample from each population or subgroup. So let's say yung population mo dalawa, male tsaka female. So na-meet mo na to kasi meron kang two or more population. At usually sa problem, mag-sample ka dun. Kukuha ka ng part sa male, kukuha ka ng part sa female, and that will comprise your first variable. Kasi kailangan mo ng dalawa, di ba? Dalawang categorical. So, dito mo makukuha yung first variable, let's say gender nga, na will comprise male, female. Ito yung variable number one mo. After this, kailangan mo na lang maghanap ng isa pang variable na categorical. So, yung variable number two, sabihin na lang natin, ay color, di ba? Pwedeng black, pa blue. So kung ano ng example diyan. Ano yung question dito na sinasagutan? So kung dito sa goodness of it, is there a difference between the expectation and the observation? Dito naman, is there a kasi homogeneity, similarity? Or pwede rin siguro, is there a difference? So itong nasa CND, ito yung part na nagpaiba ng homogeneity sa independence. So ano bang meron sa independence? Sa independence, ang kailangan mo lang is one population. So ang layo, 'di ba? Meron lang isang population doon kung saan kukuha ka ng isang sample. And using that sample, you will be looking for two variables. So, meron kang variable number 1 and then variable number 2. So, yung variable number 1, let's say gender na male or female. Then, variable number 2, eye color. Okay? So, eye color, black, blue, whatever. So, dito ginamit ko gender tsaka eye color. Dito may gender, dito may eye color. So, iisipin mo, ba't pareho lang? Siyempre, yung difference will not come from here. Hindi magagaling dito yung difference dahil pareho silang gumagamit ng categorical variables, no? Again, ang nagpaiba sa kanila is yung procedure. Dito sa independence, one population, kumuha ng sample. Tapos yung sample na yun, hinanapan ng dalawang category. Dito naman, meron kang two or more population or two or more subgroups of a population. Tapos kumuha ka ng sample for each population kung dito, or subgroup kung dito. So, kinonsider yung mga population or yung subgroup na yon, at yun na yung isa sa mga variable. Hindi kagaya nung dito na sample muna bago nalaman yung dalawang variable. And this one answers the question, is there a relationship? So, I hope this explanation is nakatulong on how you can tell apart these different statistical tools under the chi-square.